Okay, so let's start na tayo sa problem natin sa refrigeration system ng reverse Carnot cycle and then yung vapor compression cycle. So, unahin muna natin yung problem sa reverse Carnot cycle. So, nagbigay ako ng problem. So, basahin ko yung problem. Example, a steady flow Carnot refrigeration cycle use R143A as a working fluid, the refrigerant change from saturated vapor to saturated liquid at 60 degrees Celsius in the condenser as it reject heat. The evaporator pressure is 140 kilopascal. Determine the COP or the coefficient of performance ng reverse Carnot cycle. The amount of heat absorbed from refrigerating space and the net work input. So ngayon, ito yung given lang. Ang given lang dito is yung temperature ng condenser natin. Dun sa condenser. Ayan, kaya hinighlightan ko siya na 60 degrees Celsius in the condenser. Tapos, meron din siyang given evaporator pressure as 140. So dalawa lang yung given. Ang gawin natin is kumpletin natin muna tong COP. Okay? So, kuwainin muna natin yung pambura. Tapos, i-erase natin to. Okay? Tandaan natin mga given. So, yung given is T condenser will be equal sa T max din, di ba? Okay, kasi Carnot cycle yan eh. So, equal sa 60 degrees Celsius. And then, meron tayong pressure. Pressure ng evaporator will be, or the P minimum will be equal sa 140 kilopascal. So, ngayon, saan natin kukunin yung mga properties na ito? So, ngayon, ito, since ito, temperature na to, temperature max na yan, ito na lang hahanapin natin yung equivalent saturated temperature ng evaporator natin. So, hanapin natin is si T evaporator or T minimum tinatawag. So, from here, punta tayo dun sa saturated table. Saturated table. So, ano natin? Sige, punta tayo sa table ngayon. Okay, so continue tayo. Punta tayo dun sa pressure table. So, sa pressure table, hinahanap yung 140 kPa na ano, ito yun. So, ito yung naka-highlight. 140 kPa. So, kunin natin yung value ng H. Yung value ng HG saka HF. Okay, so mamaya na yan. So, kunin muna natin designated saturated temperature. So, ang temperature niya is so, negative 18.77. So, isusulat ko muna. Temperature is negative 18.77. Tapos, meron siyang binigay na ano, ito yung ano yan, HG or what we call the saturated vapor. So, binigay HG mag-ilan. So, 239.16. Okay, so nakuha na natin yung mga value na kailangan natin. Punta naman tayo dun sa 60 degrees Celsius. So, sa 60 degrees Celsius, ito na yun. Sa, ano tayo, temperature table na siya. So, 60 degrees Celsius, kunin natin yung value nyan. Ito yun, highlightan ko. O, ito. 60 degrees Celsius. So, ito, mula dito hanggang dito. So, ang H, ano nya? HG nya, is 278.46. So, lalagay ko
278.4. So dito dalawang value ang kukunin natin dito, si HG, yung saturated vapor, saka si saturated liquid na may value na 139.36. So ninote ko na dun sa blackboard. So proceed na tayo dun. So ito na yung mga value. Yung value natin dito is si HG na 60 degrees Celsius, saka si HF ng 60 degrees Celsius. So kilojoules per kilogram yung unit neto. So ngayon, hinahanap is si COP, di ba? COP. So ano yung COP natin? Letter A tayo, yun yung hinahanap. So it defines as desired effect over energy required for desired effect. Or sa temperature siya, in terms of temperature, T low or T minimum over T max minus T minimum. Nakatandaan yung formula. So lagay na natin to, gawin natin tong absolute value, negative 18 naka degree Celsius yan. Ito nakuha natin to dun sa saturated temperature ng 140, okay, 140 kPa. So plus 273 natin dito para maging Kelvin. Tapos ito naman, since Tmax siya is 60 degrees Celsius, so 60 degrees Celsius minus negative 18.77. Okay? So calculate natin yan. Ito, ano siya? Degree Celsius pa rin. So okay lang yan kasi difference naman siya. So ilan? COP natin. So COP will be equal to, kuha ko calculator. Calculator natin, so negative 18.77 plus 273, 60. So ito mag-a-add na to, plus 18.77. Therefore, ang sagot natin na COP is 3.2275. So ito yung answer natin sa COP. So ngayon, hinahanap is yung QA. Yung QA or QR. QR kung natatandaan nyo. Okay? So, si QR, so i-plot muna natin. Buburayin ko na lang ulit. Okay, so dito na yung kumpura. So ano natin? So QR, ang hinahanap dun sa heat rejected. Tama? Heat rejected or gawin natin siyang Q high. Okay, so ngayon ang gawin natin, i-plot natin siya sa ano, sa TS diagram. TS diagram. So since ano yan, ganyan yung ano niya, TS diagram. From here, meron kang pressure. Meron kang pressure din dito, temperature. Ngayon, bababa yan dito. Let's see yan. So, ang mangyayari, is pi square siya, di ba? So, since ito ay, ang ano niya, ito 3, ito 4, ito 1, ito 2. So, from here, itong 3, ito yung, sa 60 degrees Celsius, HG. Tama? Yan yung HG natin sa ano, sa 60 degrees Celsius. Si HF naman, since ito yung sa 60 degrees Celsius natin, temperature 60 degrees Celsius, ito temperature at negative 18.77. So since ito yung ano niya, T1 is equal sa T2, so T4, ginawa lang natin ano, is equal sa T3. Mangyayari, yung magka-touch dito sa ano na to, sa saturated liquid na to, ito yung HF ng 60 degree, which is 139.36 kilojoules per kilogram. So, anong formula natin dito? Kung maano natin, so therefore, QH or Q high will be equal sa HG or H3 minus H4. So ito, palitan natin ka. Ito, H3. Ito naman, H4. Para malinaw, lagay natin dito, 278.4
39.46 minus 139.36 kilojoules per kilogram. So therefore, ano ang sagot natin dyan? 78.46 139.36. So ang sagot natin is 139.1 kilojoules per kilogram. So ito yung QR or QH, heat rejected. Okay? So tapos na natin yung pangalawang tanong. Ngayon punta naman tayo dun sa last na tanong, which is the Q low. Okay? So burahin ko na to. So natin muburahin, burahin ko na to, ha. Tanda naman natin yung mga sagot. Okay? Lagay ko lang dito yung T minimum. T minimum will be equal sa negative 18.77 degrees Celsius. So ang hinahanap is si Q low. Q low, tama? So, nga napapansin ba kayo, pwede bang gawin natin, kasi since ganito ang ano niya, PS niya, di ba? Paganyan. Kasi ito paganyan, hindi siya equal eh. Hindi equal, di ba? Hindi natin makahanap sa ano, sa curve, ang Q-low. Ito kasi yung Q-low, ito yung Q-high. So, pwede ba natin gawing ratio and proportion natin? So, gawin natin, Q high over Q low is equal sa temperature high over temperature low para makawala si Q low. Okay? So, ano natin? Transpose natin na dito sa ano? Cross multiply natin. So, Q low, punta na siya doon. Tapos ito naman, magiging QH PL over P high. Okay? So, ang gawin natin, substitute natin yung value nito. So, ang value ng QI natin will be equal sa 139.1 kilogram unit, then Q low. So, yung Q low niya is equal sa ito, P low. P low will be equal sa negative, that gawin natin absolute value, so negative 18.77 plus 273, so equal yan sa 254.23. Okay? Over. So, Kelvin na to. Ito gawin natin Kelvin din. So, 60 plus 273. Okay? So, Q low equal sa 139.1 times 254.23 and then divide 60 plus 273. So, ang sagot is 106.1964 kilojoules per kilogram. So, ito yung Q-low niya. Okay? So, may Q-low tayo. Mahanap na natin yung last na hinahanap. Okay? Kasi, yung work net natin, ito yan. Okay? Yung nasa loob ng square natin, yung area bounded na itong curve na to. So, area bounded ng curve yan, yung work net. Or, what we call the W-com. So, work ng compressor natin, or power input na tawag, or work input. So, tandaan na lang natin yan. Okay, dito natin lagay. So, number na tayo. Letter C pala. Letter C will be equal sa W-com or work ng compressor, power in, work input will be equal sa Q high minus Q low. So, tanda naman natin yung Q high natin, 139.1 minus 106.1964. So, ang unit na ito is kilojoules per kilogram, lahat. Okay. So, ilan yan? Pag minus natin. So, 139.1 minus 106.1964. Therefore, ang Q com natin, ay W com natin, or work ng compressor, or
work input will be equal sa 32.9036 kilojoules per kilogram. So, ayan na yung final answer natin. Okay? So, gets na ba? Okay na ha? So, proceed tayo dun sa second problem. Dun tayo sa vapor compression cycle na problem. Okay? Okay, so, problem number 2 tayo. So, sa problem number 2, ang given is refrigerant R134A. Okay, so, inano ko na siya. Hinimay-himay ko na yung mga given. So, dito sa problem na to, ito daw yung refrigerant niya, R134A yung ginamit. So, kukunin natin lahat ng properties dun sa R134A. Lahat ng HG niya, si H1, H2, H3, H4, kukunin natin yan dun. And then, binigay yung temperature ng pressure ng evaporator, which is 140 kPa or 0.14 megapascal. Okay? Kasi, meron tayo sa 1 MPa equal yan sa ilan? 1,000 kilopascal. Okay? Kaya naging ganyan. Okay? Ito naman, or 0.8 megapascal. Ngayon, binigay din yung pressure ng condenser or equal siya sa pressure ng dito, sa condenser, sa compressor. Okay? Kaya P compressor. Okay? Kasi equal yan dito. Mula dito hanggang dito. Dito lang siya mag-i-equal. Okay? Equal siya, pero dito superheated na siya. And then, binigay yung Q ng evaporator, which is equal sa 300 kilojoules per minute. So, from here, kunin muna natin lahat ng value dun sa table. Okay? So, extract na natin. Okay, so ngayon, proceed tayo dun sa given na pressure evaporator equal siya sa, so kukunin natin dun sa pressure table. Punta tayo sa pressure table, which is equal sa 140 kPa. Ito yon, tama? Ito. Ayan, 140 kPa. So, highlight ko dito. Highlight ko, ah. O, yan. So, therefore, ito yung kukunin natin mga value. So, kunin natin yung HG, which is equal sa H1. Okay? So, ita-take down notes natin yung mga kailangan. HG, HF, kailanganin natin yan. HF. And then, kailangan is HG. And then, hanapin din natin yung, ano, yung CV evaporator. Okay? CV1, V4. Okay? CVG. Okay? So, take down notes natin yan. Lahat yan. Value na yan. Okay? So, highlight natin yung mga kailangan. So, ito yung kailangan. Diba? 140 kPa. Ayan, highlight natin. Tapos itong HG, kailangan natin to. Tapos si HF, kailangan din natin. And then itong si SG. Okay, so yan yung mga kakailanganin natin dun sa 0.1. Okay, at 0.1. Ngayon, dako naman tayo dun sa 0.2. So, sa 0.2, given niya is 800 kilopascal. So, from here, 800 kilopascal. So, ito yun, di ba? Okay, so 800 kilopascal. And then, since andito yung ano natin, HF, so, kakailanganin natin itong si HF dito. Okay, so ito yung HF. Okay, so si 95.47. And then, kailanganin din natin si kailanganin pa ba natin to? Hindi na. Ito lang ang kakailanganin natin dun sa mga susunod. And then, since meron tayong ano dito, meron tayong value ng superheated table, since may pressure table tayo, ay yung superheated table, so tanda mo natin itong mga value na to, yung mga naka-highlight. So, ito yung nasa 140 kPa, ito naman yung sa 800. So, yan lang yung mga kailangan natin na value.
Pero kung wala tayong superheated table, kakailanganin natin tong si SF saka si HFG. SFG. And then, dito naman, kakailanganin si HFG and then si HF. Since meron tayong superheated table, so mas accurate yung value nyo. Mas okay yun. Okay, so proceed na tayo dun sa ano, sa example ulit. Okay, so pinlock ko na lahat ng mga ano, lahat ng mga value. So ang value natin na nakuha dun sa H1 galing sa table is 296.16. Okay, so ito na lang hahanapin natin sa H2. Then hahanap na rin natin sa H3. H3 is equal sa HF, yung saturated liquid at P condenser. So ito yun. Okay, so kaya saturated liquid siya, HF. So ang value niya is 95.47. And then since ito ay constant enthalpy or isentropic constant, ay isentalpic constant, or nagkakaroon ng throttling, ano dito, throttling factor. So ang nangyayari is H is equal to constant. Okay? So ito yan, H4 is equal sa H3. So ngayon, ito na lang ang hanapin natin. And then, ginawa ko ulit pala itong value ng HF1. Kasi itong si HF1, magagamit natin yan sa paghanap ng quality ng refrigerant at the end of throttling process. Okay? So, ayan. Lalagay mo yan dun. So, ito na mga hanapin natin. Paano natin ito hahanapin? So, since meron na tayong S1 na galing dun sa 140 ppa dun sa table, ito na yun. So, ipoplot natin dito, S1 is equal sa S2. Okay, so tatandaan, ito yung value. Okay, ito yung value ng S, S ano natin, S2 din natin yan. Okay, so 0.94456. Okay, so yan yung value natin. Punta na tayo dun sa superheated table, yung tinatawag. So, at superheated table, ganito ang mangyayari niyan. So, meron tayong H yan. Meron tayong S, and then meron tayong pressure dito. So, saan natin kukunin yan? So, since H itong hinahanap natin, dito tayo sa 800 kilopascal. Okay? So, equivalent yan is 0.8 megapascal. So, doon tayo pupunta sa ganyang ano, scenario. And then, ngayon, ito dapat, itong 0.94456 is nasa boundary ng nasa gitna ng 0.9456 pala. So 56. So lagay natin, etong kukunin natin dun sa table. Okay, so papakita ko. Ulitin natin. So ito na, proceed na tayo dun sa ano, superheated refrigerant table. So hanapin natin yung 0.8. Okay? So 0.8. Okay, punta tayo sa 0.8. So, ito na yun. Nandito na tayo sa pressure ng 0.8. Ito na yun. So, since ang given natin is 0.9445. So, saan ba siya nasa gitna niyan? So, since itong 0.948. So, nasa ano siya? Nasa higher siya. So, it means ang lower niyan, lower value niya, ito. So ito lang ang kukunin natin. Itong dalawa, itong ano na to. Ito si H ano niya, dito tayo sa saturated. So kukunin natin 'yan. Kukunin din natin 'to. Okay? So ayan yung mga kukunin natin value. Okay? Then nasa gitna yung 0.94456. Okay? So input ko lahat muna yung value. So, nakuha ko na yung given. Ito yung given niya. So, pinlat ko na. Ang nakuha nating value is 267.29, which is the smaller value. Then, the higher value for the H is 276.45. So, ito na yung mga value. So, ang gawin natin para mahanap yan is through interpolation. So, ang technique yan is ito muna.
Pag minus mo to, H2 minus 276.26. Then, ipag minus mo naman tong higher sa lower. Ganun din dito. Ito muna una. And then next ito. Okay? So, i-plot natin, iyan natin dito. Pa-compute natin dito. So, H2 minus 267.26 over 276.45 minus 267.26 is equal to 0.94456 minus 0.9183 over 0.948 minus 0.9183. So therefore, H2 will be equal to, kung si-simplify natin. Okay, so ang na-compute natin is, dito mo nalalagay, H2 will be equal sa 275.3856. Okay? Ito yung mga value. Okay, so ngayon, compute na natin yung value na ito, si quality. Quality of refrigerant at the end of throttling process. So, buburahin ko ulit. Okay, so, letter A na yung sasagutan natin, yung required sa A, yung quality or the X4. So, dito yun. So, dito nang galing yung quality natin. So, may X ka dyan, X4. Ang hinahanap yung quality natin. So, anong formula nyo? Paano natin gagamitin yan? So, since ito ay equal, equal siya. So, H H4 So, end of throttling process, H4 will be equal sa H1. Okay? Wherein, itong natin, saan natin kukunin yung value na ito? Kukunin natin yung value na yan dito. Kasi since pareha sila ng pressure, so doon din natin kukunin niya. Kaya ganyan nag-arrive. Pero ang original formula niyan is X4 HFG 1 plus HF1. Okay? And then, simplify natin. X4 will be equal sa H4. So, ito, transpose natin doon sa HF. So, magma-minus siya. HF1 over HFG. Okay? So, plot natin yung value ng H4 natin. Will be equal dito. Kasi equal din naman sila, di ba? H3 is equal sa H4. Ilagay natin dito, 95.47. Okay, so, may napansin akong mali dito. So, ang mali natin dito is si H1. Napagbaliktad ko. Dapat 93 to. So, dapat 239.16 dapat. Kasi ang lalagay ko kasi dito, original, is 293.16. So, masyadong mataas. Kaya parang inaano ko, nagkaroon ng typo. So, 239.16 ang sagot ang answer natin. And then, ito nakuha natin sa table. Okay? So, minus natin dito, HF will be equal sa 27.08. Okay? Over 212.008. Okay, so compute natin yung quality. So ito lahat to, nakuha natin to sa 140 kPa. So lahat ng value niyan is dun sa 140 kPa. Itong, ano na to, yung value ng HFG, and then yung HF natin. Okay? Gawin natin sa 95.47 minus 27.08, then 212.08. Okay, so ilan yung sagot? Therefore, ang X4 natin or the quality dito sa refrigerant natin or what we call the mass flash gas na tinatawag natin or X4 will be equal sa 32.25.
0.32 or 32.25%. So, ayan yung quality dun sa end ng grouting process. Okay, so ito naman. Siguruhin ko na ito ulit. Dito na tayo sa COP. Sa COP naman, paano makumpiti sa COP? Sa COP, natin po kumpitin yan. Kumpitin natin, COP will be equal sa QA over work ng compressor. So, alam naman natin ang QA. Binigay ang QA. Ito yun. Evaporator. Okay. Or, pwede ba natin gawin in terms of H na lang? So, H1 minus H4 all over H2 minus H1. Okay. So, plot lahat natin yung value. So, ito muna. 239, para madali. 239.16 minus H4. H4 ito. So, 95.47 over H2 natin, nakuha natin. So, 275.3856 minus H1, 239.16. Okay, so, ipag minus natin. So, therefore, COP will be equal sa, okay, so, i-minus ko na, 239.16 minus 295.47 minus 275.3856 239.16. So, ilan? Lumalabas ito is 3.965. So, ito yung COP natin. Okay? Umulan. Umulan. Ngayon, last na tukunin natin is si power input or the work ng compressor. Power ng compressor. So, bukayin po ulit po. So, ito na yung sagot. Okay? Ngayon, paano natin kukunin ito? Paano na natin ang formula niyan? Yung equal sa MR H2 minus H1. So, first, kumpitin muna natin si MR. Okay? Mass ng refrigerant. Masyado na yun na. Wala nang tinta. So, ngayon, gawin natin. Heat evaporator will be equal sa MR H1 minus H4. So, MR is equal sa 300 kilojoules per minute. So, multiply natin to by 60. 1 minute over 60 second. Okay? 1 minute over 60 second. And then, divide natin by H1 minus H4. Ang value niya is 239.16 minus yung malay niya H4, 95.47. So, kilojoules per kilogram. So, cancel kung si kilojoules. Cancel. Cancel si minute. Natira is kilogram per second. So, wala natin ka. Ang tinta, MR. So, equal yan sa ilan? Kumpitin natin, 300 divide 60. Tapos, divide natin sa 239.16 minus 95.47. So, ilan na? So, MR will be equal sa 0.348 kilogram per second. So, yan yung dumadalo na refrigerant sa system natin. So, na yun. Ngayon, kumpitin natin dito. Substitute natin. So, 0.348 multiplied by the difference of H1 minus H2. Okay, difference ko na. So, 275 minus 3856 minus 239.16. So, kunin ko na yung difference. Para madali, so ang lumalabas ito is 36.2256. So power input or work na power ng compressor, kung i-multiply natin yan, multiply by 0.0348, therefore ang lalabas is 1.2625
0.07 kilowatt. Okay? Okay. So, pasok siya. Ma? Okay. So, para maano natin, ma-sure natin na parehas yung COP natin, kasi nakuha natin doon 3 point something, di ba? 3 point something kanina, nakuha natin 3.96. So, dapat 3.96 din lalabas dito. Ngayon, ang gawin natin, QA over WCOM. Okay, so i-divide natin to 300 divide 60. Tapos ito, minus natin, i-divide natin sa 1.2607. So, dapat 3.96 ang lalabas. So, 3.96 din ang lumabas. Therefore, tama ang sagot mo. Okay? So, yan lang ang ano natin. So, next na ulit yung ibang ano natin. Ibang topic. And then, ano pa bang kulang? So, sa COP, okay na tayo. Sa power input, okay na. So, next problem tayo, number 3. Okay, so, last problem natin is all about the conversion units. So, what is the equivalent value of the following TOR to kilowatt tonnes to 1 tonne 2 kilowatt formula for energy efficiency ratio Gregory to kilowatt. So, ito, kung familiar kayo dito sa unit na to, mas okay. Kung hindi, edi good. Good pa rin. Okay, so simulan natin dito sa TOR. So, TOR to kilowatt. So, kung i-memorize lang natin yan, okay lang, madali lang, diba? Pero, saan ba nang galing yung TOR to kilowatt? Ayan. So, i-explain ko lang, ang 1 tons of refrigeration ay kailangan yan. So, kailangan yan ng mass ng ice multiplied by the latent heat, so sabihin natin HL over time. Okay? So, itong tons of refrigeration na yan, so, in-assume yan na meron tayong sa isang tons, equivalent yan is, in terms of English, 1 tons will be equivalent sa 2,000 pounds. In short, kaya yung tinatawag na short ton. Okay? Ngayon, itong ano natin, HL, or what we call the Latin heat of fusion, so makukuha natin yan dun sa, ano, yung change phase. So, ang value niyan is 144 BTU per pound. Okay? And then, standard time natin para dito sa 1 tons of refrigeration is 24 hours. So, from here, okay, lagay natin 1 TOR is equal sa 2,000 pounds. So, yan yung in-assume natin na mass kasi 1 tons na siya. Then, multiply na sa 144 BTU per pound over 24 hours. So, cancel. So, ang matitira is BTU per hour. Tama? BTU per hour. So, 2,000 times 144 divide 24. So, equivalent siya sa 12,000 BTU per hour. Ngayon, si 1 tons of refrigeration pala, isiwibal siya sa 12,000 BTU per hour. Wherein, sa isang ano, sa isang kilowatt, so, multiply natin by, ano siya, gawin natin BTU per minute. Okay, BTU per minute. So, 1 hour divide 60 minutes. So, ilan na lang yan? So, 12,000 divide 60. So, lalabas is 200 BTU per minute. Okay. So, meron tayong 200 BTU per minute. So, ngayon, convert natin siya into
into kilowatt. So, ilan ba yung ano natin? Yung value natin doon. Ito, 200 BTU per minute tayo. So, alam naman natin na ang 1 BTU is equivalent sa 1.055 kilojoules. Okay? So, ang gagawin natin dyan is i-multiply natin to. Okay? So, multiply natin dito. So, 1 BTU. Gawin natin kilojoules. So, lagay natin dito 1.055 kilojoules. So, per minute na siya. So, magiging ilan yan? 200 times 1.055. So, 211. So, lagay natin dito. Si 1 TOR pala, 1 TOR equivalent din yan sa 211. 211 kilojoules per minute. And then, ngayon, gawin natin itong in terms of kilojoules per second. So, 1 minute divide 60 second. So, divide natin yung 211 over 60. So, equivalent siya saan? Ilan? Kilowatts na yan. So, therefore, ang 1 TOR will be equivalent sa 3.5167 kilowatts or kilojoules per second. Okay? So, ayan yung pinanggalingan ng ano niya, ng tawag doon, ng value ng 3.516. Okay? So, nanggaling siya dito sa 2,000 pounds ng ice, tapos yung Latin heat of fusion ng ice, okay, Latin heat of fusion, nagkaroon ng change phase, then 24 hours yung time. Okay? So, ngayon, sa Tanes naman. Okay? So, paano naman nagkaroon ng Tanes? Okay? So, ganun pa rin. Proceed pa rin tayo sa, ano, same formula. So, yung formula, kaso nga lang, may iba to. In terms of, ano na tayo, SI. So, si 1 ton is, gawin natin dito, 1 ton is, equivalent naman, yung mass ng ice mo, will be equivalent sa 1,000 kilogram. Okay, kasi ton eh. And then, si Latin heat of fusion natin, kung i-convert natin yung 1.44 BTU per pound, equivalent siya sa 335 kilojoules per kilogram. Okay? And then, time natin is 24 pa rin. Okay? So, ngayon, ang gawin natin, so, 1 ton is equivalent sa 1,000 times 335. So, kilojoules per kilogram. Ito, kilogram lang ito. So, cancel, cancel. Then, divide by 24 hours. So, ano yung lalabas? 1,000 times 335 divide 24. So, ang lalabas dito is 1 ton is equivalent to 13,958.333. So, kilojoules per hour yan. So, ngayon, kung gusto mong maging kilowatts, divide mo to sa, multiply mo sa 1 hour, divide 3,600 second. Okay? So, divide natin sa 3,600. Ang lalabas dito, so, 1 ton eh, conversion of units tayo, ah. 1 ton eh, is equivalent sa 1.38773. Or, kung iyaano natin yan, kung kukunin natin yung percentage ng, ano niya, 111 over 60, so lumalabas na 10%. So lumalabas na 10%, 0.26, 10.26% na mas mataas ang 1 ton eh dun sa TR. Okay? Tons of refrigeration. Kung itatanong yun sa board exam problem. Okay? So, kasi may na-encounter akong ganyan. Ilang percent yung increase ng 1 ton eh dun sa 1 tons of refrigeration. Okay? Magkaiba yan. Magkaibang unit yan. Okay? So, proceed naman tayo sa
ito, sa formula ng ER. Okay? So, ER, ito yung tinatawag na energy efficiency ratio. Energy efficiency ratio. Okay? So, para din siyang COP. Pero, ang pinagkaiba nga lang nito is conversion of units nga lang. So, since ito, desired effect pa rin ito, desired, so lagay na lang natin, DE, desired effect, then ito ay energy required for desired effect. Okay? So, ganyan pa rin yung formula niyan, parehas lang. Kaso, pinagkaiba nga lang yan, ito ay BPU, so, ito ay nakaano siya, wait lang, pambura ba? Okay, so, burayin natin dito, malinis. So, desired effect, over energy required for desired effect, or QA over work ng compressor. Kaso nga lang, ang pinagkaiba na ito is yung unit. Ang unit nito is BTU per hour. Ito naman ay naka watts. Okay? BTU per hour kasi ito watts. So, dapat, ang gagawin natin dito is iyaan natin. So, ito yung pinag-triba niya. BTU per hour ito. Ito naman ay watts. So, ang gagawin natin, consistency of units tayo ang gagawin natin. So, alam naman natin ang conversion ng, ano, ang conversion ng BTU per hour to watts. Isipin pa rin sa, diba meron tayong formula na, ano ba yun? 1 HP is equal sa 2545 BTU per hour. Kung tatandaan nyo, ito yun, di ba? BTU per hour siya. So, ngayon, meron naman tayong 1 HP is equal sa 0.746 kilowatt. Okay? So, kilowatt. Or, gawin natin 746 watts. Ngayon, equivalent yun, di ba? Ang gawin natin dyan is divide ito. Okay, divide natin ito. So, magkakaroon niya ng equivalent na BTU, 2545 BTU per hour over 746 watts. So, equivalent yan sa ilan? Ilan yan? So, 2545 divide 746 equivalent siya sa 3.4115 or simply 3.42. Okay? 3.42. Ang unit sa kanya. Ang unit? BTU per hour watts. So therefore, pwede natin bang ilagay yan dito? Matandaan niya, 42. VAR is equal to 3.4115 COP. So, ito yung VAR. Okay? Kasi ito na yun, di ba? VAR per hour. Pero since equal na sila, ito yung tayo naka work sa compressor, COP yan, di ba? Kaya ito yung formula. Okay? And then next, yung Gregory naman. So ngayon si Gregory naman ang sasagutan natin. Gregory to kilowatts. So kung mapapansin nyo, parang hindi kayo masyadong familiar sa Gregory. Yung Gregory kasi ginagamit yan sa unit yan ng refrigeration system, refrigeration capacity sa Europa. Sa Europe yan ginagamit, yung unit na yan. So kung papansinin natin, ang 1 Gregory, equivalent yan sa 50 BTU per minute. Okay, so isusulat ko, 50 BTU per minute. Okay, so kung papansinin nyo, 1 Gregory
is equivalent sa 50 BTU per minute. And then, gawin natin BTU per hour. So, magiging 3,000 BTU per hour. Okay. So, ngayon, alam naman natin na ang 1 TR is equivalent sa 12,000 BTU per hour. Equivalent din siya sa 3.516. So, ngayon, 3,000 divide 12,000, equivalent yan sa 1/4. Ibig sabihin, 1/4 lang pala siya ng 3.516 kilowatt per TR. So therefore, kung i-multiply natin 25% times 3.516, ang lalabas dyan, 1 pregory is equivalent sa 0.87979 kilowatt per TR. So equivalent talaga ng ano niya is 0.87 kilowatt ang value niya. So yun lamang ang ano, kasi umuulan, malakas yung ulan dito. So ganoon na lamang ang ano natin, ang topic natin. So next topic natin is all about the ano, yung mga subcooling and then superheated, yung may mga combination yun. So, i-discuss ko na lang sa next meeting natin. Okay? So, thanks and then God bless.